Hello po sa lahat po ng mga nanonood ngayon. Today po ay gumawa po tayo ng puto at ang gamit po natin ay rice flour. So nakapag-vlog na rin po ako dati nito pero ito po ngayon i-share ko sa inyo ay mas madali, mas masarap. At talagang isa po ito sa paborito kong kinakain mula nung bata sa Pilipinas. Alam ko po marami rin po sa atin na may paborito ang puto na ito. So eto po. Para sa inyo itong recipe na to, i-try niyo po at talagang mag-i-enjoy po tayo sa ating pagkain. At alam niyo po, pwedeng pang-negosyo ito. So, subaybayan niyo po itong paggawa ko ng puto. So, panoorin niyo po at siguradong magugustuhan po natin. So, salamat po ulit! Ito na po yung mga ingredients natin. Meron po tayong 1 cup of rice flour. So, pagka maglalagay po tayo ng rice flour sa ating cup, ay kailangan itaktak po natin para talagang tama-tama yung ating sukat. At ayan po yung ginamit ko, product of Thailand, white rice flour. Dito po sa Bahrain, ayan po yung available. And next po, maglalagay din po tayo ng 2 tablespoons of malagkit powder or glutinous rice powder. At ito po yung branding niya. From Thailand din po yan. Yan po yung magpapalambot sa ating rice puto. And then, 1/3 cup of white sugar. Maglalagay din po tayo ng 1/4 teaspoon of salt. At imimix po natin ang mga ito. Importante po, meron po tayong mga measuring cups at spoons. So, next po, maglalagay na po tayo ng 1 cup of water. At imimix po natin lahat yan. Tutunawin po natin lahat ng mga ingredients natin na nilagay dito. At pagkaganyan na po yung itsura niya, tunaw-tunaw na ay maglalagay po tayo ng 1/2 teaspoon of baking powder. Ayan po yung brand ng ating or any brand na meron po tayo. Maglagay po tayo ng baking powder at 1/4 teaspoon of instant yeast or anong yeast na meron po tayo. So maglalagay po tayo ng 1/4 teaspoon of instant yeast. So ito po yung mga magpapaalsa sa ating rice puto. Importante po itong dalawang ingredients na to sa ating paggawa ng puto gamit yung rice flour. So, ngayon po ay ito rin yung pinaka-importante. So, i-cover po natin at ilileave po natin ito ng mga 1 hour to 2 hours. So, depende po sa klima. Kailangan mag-bubbles po yung ating puto mixture. Importante po ito, pagka hindi natin ginawa ito, magiging kutsinta po yung kalalabasan ng ating puto. So, ayan po. Check po natin siya after 1 hour. At ito na nga po, after 1 hour, check natin. So, nag-bubbles po siya pero hindi pa po yung gusto kong makita na mas kailangan mas mag-bubbles pa po siya dyan. So, tatakpan po natin ulit ng mga another 1 hour. So, kukover po natin ulit ito. At ito na po, after 2 hours. So, total po na pag-cover po natin sa ating puto mixture ay 2 hours. At ayan po yung gusto kong itsura. Kailangan ganyan po yung itsura ng ating puto mixture. Kailangan po talaga nag-bubbles. Ngayon, i-ready na po natin yung ating mga puto molders. Ito po yung gagamitin natin. Ang size po nito ay 307. Makikita po natin sa likod. At maglalagay po tayo ng mantika sa mga puto molders. Kailangan konting-konti lang po ang ilalagay natin at gagamitin ko na yung daliri ko dito, malinis naman po para mas kontrolado ko yung paglalagay ng ating mantika sa ating mga molders. So, konting-konting mantika lang para mas madaling tanggalin yung ating mga puto pagka naluto na. At bago po natin ilalagay yung ating puto mixture, ay kailangan tanggalin po natin yung bubbles.
gamitin natin yung ating wire whisk para matanggal talaga paghahaluin po natin. So every time po na maglalagay po tayo ng puto mixture sa ating molder, kailangan po ay nahalo po natin ng ganito para pantay-pantay po yung ating pagkakaluto sa ating puto. Then ito-transfer po natin sa ating lalagyanan na para mas madali po nating ilagay yung ating mixture sa ating mga puto molders. Hindi po natin pupunuin dahil aalsa po ito. Ganyan lang po yung ating paglalagay ng ating mixture. Dapat din po naka-ready na po yung ating steamer. Kailangan kulong-kulo na po yung ating tubig dito. At naglagay po ako ng 1 liter. Mas masarap po yung ating puto kung maglalagay po tayo ng isang pirasong star anise dyan sa tubig. Masarap po ang puto pagka may star anise. Kaya lang wala po akong available. Ilalagay na po natin yung ating mga puto at kailangan malakas po yung apoy. I-steam po natin ito ng mga 10 to 12 minutes. Kailangan din po yung ating pang-cover ay meron po siyang tela para hindi po bumagsak yung tubig sa ating mga puto. So, i-cover po natin or i-steam natin ng mga 10 to 12 minutes. At eto na po yung ating puto. So, after 11 minutes. So, kailangan between 10 to 12 minutes nating i-steam. Ayan na po, ready na po yung ating puto. Palalamigin po natin ito bago po natin tatanggalin sa ating mga puto molder. So, palamigin po natin ito. At eto na po yung ating puto, malamig na po at madali po siyang tanggalin. Kahit lang sa daliri natin ay matatanggal natin. Pero siguraduhin natin malinis po yung ating kamay. So ako po ay gagamit po tayo ng kutsilyo dito para mas mabilis silang tanggalin. At check po natin kung gaano kalambot yung ating puto. Ayan po, kung makikita nyo, super lambot po ng ating puto. Ayan. Masarap po to pagka meron tayong fresh na niyog at mainit na kape. Bagay na bagay po. What? Kulang na lang nyug. Yung fresh na nyug. Or grated coconut. Tap. Kain niyo po ito. Tap. Napakasimple po ng ingredients. So, try niyo po ito at siguradong mag-i-enjoy po tayo sa pagkain natin sa ating puto. At pwede po natin pagkakitaan ito. Pwede po tayong gumawa at ibenta po natin. Alam niyo po, sa mga panahon na to talagang lahat po ay kailangan pong kumita or maghanap ng pagkakakitaan. So sa lahat po ng mga nanonood, i-try niyo po ito, madaling gawin. Mga simple lang po yung mga ingredients na gagamitin natin. So again po, maraming salamat sa panonood nyo. At kung di pa po kayo nakakapag-subscribe sa akin channel, please subscribe at Dalins Kitchen. Salamat po at hanggang sa ulitin. Mag-ingat pong bawat isa at God bless!